Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way, sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ikatatlo na linggo na Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Nazareno. At ngayon ay nasa atin po ang pagdalaw ng Birhen Maria ng Antipolo, Nuestra Señora de la Paz y Bien Viaje. Isama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrospusting ng mga chapels, groups at communities at ang mga intensyon para sa araw ngayon. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol ay atin pong napakinggan na si San Pedro ay naggumagawa ng mga himala. Kanya pong pinagaling ang may sakit at ang patay ay kanyang binuhay. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ipinapahayag ng ating Panginoon na siya na tunay na pagkain, laman at dugo para sa buhay na hanggan, kahit hindi tinatanggap, ay siya pa rin tanda ng kaligtasan sa lahat. Na para kay San Pedro, siya ang may salita na nagbibigay buhay. Sa atin bang buhay, tayo ba ay nanalig sa ating Panginoong Hesus Nazareno na siya ang salita na nagkatawang tao na nagbibigay buhay sa atin at dahil dito, tayo tumatalima sa kanyang kalooban at ang ating buhay ay ayon sa kanyang ebanghelyo. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Jesucristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambananaway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Hodiya, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida,
Natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Ineas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Ineas ani Pedro. Pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at namnampalataya sila sa Panginoon. Sa Hopi naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabitha. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. At ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na yon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hopi ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hopi. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at pinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabitha, bumangon ka. Dumilat si Tabitha at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hopi, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat na iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi nang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yaman ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Tumayo na po ang lahat. Salita mo may kapal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na gulong-gulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kahit sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nanalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nanalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang maalagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kay tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo, ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Sama natin din ang ating ina, Mahal na Birhen Maria, na dumalaw po sa atin. Ngayon ay ating pagunita din kay Santa Catalina ng Siena na naproklama na isang doktor ng simbahan kahit na hindi siya marunong magbasa dahil ang kanyang katilanuhan ay mula sa diwa ng Diyos. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay nasentro sa ating Panginoon na siya ang pagkain na nagbibigay buhay ngunit hindi tinatanggap ng karamihan. Ngunit ang lahat ng mga tumatanggap sa Kanya ay nagkaroon ng kapangyarihan gaya ng mga apostol na gumawa ng mga tanda o himala gaya ni San Pedro. At ang lahat ng nakikiisa sa ating Panginoon at namumuhay ayon sa kanyang ebanghelyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong tingnan ang isang senaryo na itong ating Ebanghelyong ni San Juan, Kapitulo 6, verse 60 hanggang 69, ay karugtong sa Ebanghelyo kahapon, na kung saan sinabi ng ating Panginoon na siya ay magbibigay ng kanyang laman at ng kanyang dugo, na ang kanyang laman ay tunay na pagkain, ang kanyang dugo ay tunay na inumin. At lahat ng ibig magkaroon ng buhay ng walang hanggan ay kinakailangan na kakain sa kanyang laman at inom sa kanyang dugo. Ang kahulugan po nito kahapon ay ang pakikiisa sa Panginoon sa kanyang pag-alay buhay.
Pag-alay buhay na siya ay nagbigay ng kanyang laman na ipinako sa krus, nagbubo ng dugo upang tayo'y tubusin. At ang ibig sabihin dito, ang matindi na sakripisyo na hindi makatanggap ang mga alagad, ang mga disipulo ng ating Panginoon. Kaya isa-isa silang nagsialisan. At talastas ng lahat ng Panginoon ang kanilang pinagbulong-bulungan sapagkat alam niya kung sino ang lalayo sa kanya at kung sino yung magkakanulo sa kanya at sino yung magtataksil sa kanya. Kaya yung atin pong ebanghelyo ngayon ay nagpahayag sa isa sa pinaka maganda na teksto na ipinapahayag naman ni San Pedro. Sa versikulo 68, kapitulo 6, ebanghelyo ni San Juan ay sinasabi ni San Pedro, Panginoon, kanino po kami pumunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay at walang hanggan. At sa versikulo 69, naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Ang mahalaga po dito na salita ay sa versikulo 69, ang banal ng Diyos. Ang orihinal po na pagkasulat dahil hindi po nakasulat sa English ni sa Latin na orihinal ang Bagong Testamento bagkos nakasulat sa Koino po na Grigo ang nakasulat po Hagios to Theo. Hagios, ang banal, ang pinakabanal. Theo, mula sa salitang Theos, Diyos. Ang ating Panginoon, siya nga ang banal. Siya ang pinakabanal na Diyos, ngunit hindi tinatanggap. Sapagkat kanya pong sinasabi na siya ay magsakripisyo at ang kanyang laman at kanyang dugo ay kanya pong ialay at hindi ito katanggap-tanggap ng lahat ng mga sumusunod sa kanya sapagkat ang kanilang paniniwala ay isang Mesiyas na kagaya ni Haring David na siyang magbuklod sa kanila upang magkaisa sila na isang bagong bayan at sila iligtas sa paghihirap sa Roman Empire na nagsasakop sa kanila noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Pero para sa ating Panginoon, kung sino man ang ibinigay ng Ama sa Kanya, ay siya yung nananalig. Magpahanggang ngayon, ang sinasabi dito kung sino yung ibinigay ng Ama, ito yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At siya ang hindi lalayo. Siya yung nanatiling matapat sa ating Panginoon. Kaya nung tinanong ng ating Panginoon ang kanyang mga apostol na 12, kayo ba'y umalis din? Si Pedro sa pangalan ng mga apostol nagsabi, Panginoon, kanino po kami pumunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Kung tingnan po natin ang orihinal na pagkasulat sa verso 68, hindi po gumagamit ng salitang logos, salita. Ang ginagamit po dito ay ang salitang remata. Iba po yung remata. Ito yung salita na biniwigkas. Samantala yung logos, logos ay salita din. Ngunit ito yung ating Panginoon. Na kapag tingnan natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Bisyo 1, sumusunod, siya yung salita na sa simula pa kasama ng Diyos nama at siya yung nagkatawang tao at sa kanyang pagkatawang tao lahat ng mga nananalig sa kanya ay magkaroon buhay na walang hanggan. Kaya ang ngayon ay 68, hindi logos ang ginagamit sa salita. Na ibig sabihin dito, ang ating Panginoon ay salita na nagkatawang tao at ang kanyang tinuturo, ito yung tinatawag na rimata, kanyang mga salita na tinuturo, hindi pa katanggap-tanggap.
dahil ang kanyang pagiging Mesiyas ay hindi ayon sa bias o sa paningin o sa paniniwala ng karamihan ng mga Hudyo na ang Mesiyas ay hindi dapat maghihirap. Pero pinapahayag ng ating Panginoon na natupad ang pagbula ni Propeta Isaias na ang isang Mesiyas ay dapat mag-alay ng kanyang buhay. At ang pag-aalay ng kanyang buhay na nagtitas sa atin ay nagpapahayag gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Gaano kadakila ang kanyang pag-ibig na ang kanyang bugtong na anak ay magbibigay ng buhay, mag-alay ng buhay para sa atin na hindi tayo karapat-dapat man lang na tubusin sa pamagitan ng pag-alay buhay ng palinis-nisan ng dakilang banal na ating Poong Hesus Nazareno. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At ang kanyang pagmahal, ang kanyang pag-ibig ay nakapadakila. At ang kanyang pag-ibig ay walang kapantay. Kailangan rin na tingnan natin ang ating buhay na tayo rin ay dapat magkaroon ng pagtapat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating katapatan. Ang pag-ibig din, gaano man kaliit, basta tayo'y nagmamahal una sa lahat sa Diyos at nagmamahal sa kapwa-tao, ganyang pagmahal sa ating sarili, atin pong natapatan ang pag-ibig na tunay ng ating Panginoon. Naway, mabuhay tayo sa kanyang pag-ibig sapagkat kung tayo nabubuhay sa kanyang pag-ibig, ang nabuhay muli ng Panginoon ay nasasalamin ng ating buhay, ang ating buhay na nagpahayag na dakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito matatapos sa kamatayan, ngunit ito'y magwagi at mabuhay muli sapagkat ang pag-ibig ay dakila at walang hanggan. At tayo, hindi pabayaan ng Diyos sa dakilang pag-ibig na ito sapagkat minamahal tayo ng tunay ng Diyos. Kailanman, hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng panampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsusumamo sa ating Ama sa langit na dinggin ang mga panalangin at ng pamaynang ito. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, nawa ay sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman,
Naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Inaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan Niya na nabuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugitan namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahain na dudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng tutuhanan at masigasig sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparehinto na yung marapat na kay aming pasalamatan ngayong pinagalak namin may mga banal na tao na talaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na nalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ang anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan ng aming ngayong nilingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa mumpay sa kaitan, kami nagbumingi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu in banal ang makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihando para sa inyo. Kaya matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kapanya. Alalahanin mo rin mga patidamin na himlay may pag-asang sila muling maubuhay gating lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa na manabirhin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ang mga apostol, ni Santa Catalina ng Siena, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lunsuris, ni Malay, San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ni Anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus, tapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kabaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan
sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy po tayo nagpapaalala na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor.
ng itim na Nazareno. Mananatili po ang mahal na Birhen na Antipolo hanggang bukas araw ng Linggo, April 30, 2023. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi na pangungunahan naman ni Reverendo Padre Reynante Tolentino, Rektor na Antipolo Cathedral, at susundan po ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nawa iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Iyon pong wala pang leksyo divina para sa pong Jesus Nazareno. Available po ito doon sa information guard, 130 pesos po. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa, kanya sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasir ng Quiapo, kay manaugnay sa pungitan ng iba't ibang social media platform at tapos posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church, mga kapwa nating nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating Panginoon ay nag-aalay ng kanyang sarili at namatay sa cross at nabuhay muli upang tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at ikasya-siya. Naway, maging matapat tayo sa kanya. Ngayon po, ang basbas mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong hiningan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mga itang naloob na tinatanong. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito naway, malalang pangako na sa binyag na ikaw ay kaliibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. At ang ating mahal na Panginoon.